Prepared ba kayo sa mga sakit, mga kada, na ho kaya dapat ho lagi talaga tayong healthy kumain at masustansya ho ang ating kinakain? Pero alam niyo rin ba na ang gulay, eh, isang key ingredient parati sa mga skincare products? Kaya may nakilala po kaming kakada natin na ito ang focus ng kanilang produkto. Alamin po natin kung ano yan sa Kita Mo Yun! Isa ka ba sa mga conscious sa kinakain at strict sa diet? Akalain nyo pati skincare products healthy na rin? Most of us, we grew up eating meat, mga lechon, and wearing silk, mga leather, and yung mga pinapadede natin sa mga bata is cow's milk. Tapos, mahilig din tayo mag-collagen, mag-milk bath, pero hindi natin kinoconsider yung mga buhay or yung mga lives involved dun sa mga products na ginagamit natin. So, sa brand namin, as environmentalists, we chose vegan products and we don't conduct animal testing. Pagmamalaki ng vegan skincare kung sa ibang produkto ay meron pang 4-step beauty routine. Sa kanilang produkto, madadaan lamang ito sa iisang sabon. Gaya ng aloe vera soap na nakakalambot daw at nakakaputi ng balat, bearberry soap na pampawala daw ng pimples, at charcoal soap na para sa exfoliating at lightening daw ng inyong balat. Meron po kaming face and body, and meron din po kaming shampoo and conditioner bar. Then meron kaming mga bagong product din na dish block. So instead of bottled, yung mga liquid bottled na panghugas ng plato, ginawa namin siyang sabon na lang, so para mas matipid din. Pero ang negosyong ito, backup plan lamang sa unang negosyo ni Kimberly na una niyang sinubukan. We started dun po sa budget na 5,000 pesos dun sa marketing po namin. So ayun, yung 5,000 na yun is may konting dasal kasi last money na namin yon. So ito pong 5,000 na to is nilaan namin sa Facebook ads. And para lang ma-dispose yung products talaga na on-hand pa namin dun sa isang brand. So, ayun. So, nagulat na lang kami na ang dami palang may gusto. Ang daming order. Tapos yung parang 3,000 na stocks na pinoproblema namin is kulang na kulang pa pala. Hindi man pinalad sa unang negosyo, payo ni Kimberly sa mga kapwa entrepreneur, gawing gabay ang pundasyon ng vegan skincare. Sa mga existing entrepreneurs dyan na kagaya ko, laban lang tayo. So, madami talagang ups and downs sa business. Alam naman natin yung risk bago natin pinasok. Ayun, so lagi lang tayong focus sa goal. So, kung hindi man mag-work yung plano natin nung una, ang dami pang plano dyan. So, lahat yon kung hindi pa natin nagagawa yung best natin, huwag tayo susuko sa business. Kasi once na sumuko tayo, hindi naman natin mararating yung goal eh. Katagalan ay naging overflowing ang reviews ng vegan skincare hanggang sa tumanggap na rin sila ng mga reseller na kayang mamuhunan ng 2,400 pesos. Kaya naman, kumpletuhin na ang inyong pagiging vegan at idagdag na sa inyong checklist ang pag-try sa vegan skincare.